Hello mga best, welcome back to my channel, Marge Kwentuhan. And for today's tutorial video mga best, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng header and footer doon sa ating receipt gamit ang ating POS or sa ating Loyverse application. Kaya mga best, kung gusto mo malaman kung paano pagandahin ang inyong receipt, tutok lang dito sa ating tutorial video. At syempre mga best, kung bago ka sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin mga best ang bell button below para updated ka sa next video tutorial na gagawin ko. So, let's start mga best. Itong tutorial video na to mga best, short video lang to or tutorial video kasi sobrang bilis lang naman niya yung gawin. So, sa last video tutorial natin, tinuro ko na sa inyo kung paano maglagay ng profile picture or sa ating logo picture doon sa receipt. Kaya ngayon mga best, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng header at footer doon sa inyong receipt mga best. Kasi alam nyo, kung lalagyan niyo siya, mas malalong maganda tingnan yung receipt nyo mga best. At very informative, diba? Because at dagdag po siya ng napaka-presentable po na receipt nyo pag gagawin nyo to or kung lagyan nyo pa siya ng header at footer yung receipt nyo mga best. Kaya mga best, ngayon, sobrang bilis siyang gawin. Ito lang ang gagawin nyo. Siyempre, open your Loyverse application or yung POS nyo application. So, wait lang natin saglit. And then, pag na-open nyo na yan mga best, syempre, hingin yung pin nyo. So, input nyo yung pin nyo para makapasok kayo sa application ng Loyverse. And then, dyan mga best, may kita mo dyan. Click mo yung may... Dyan mga best, click mo dyan. So, punta ka sa settings. So, pag-click mo sa settings mga best, syempre, hindi ka dito gagamit sa settings na to. Balik ka sa may back office. So, sa may back office mga best, may kita mo dyan. Diretso po siya sa site mismo or sa Google site. So, dyan mo ma-open yung Loyverse application. Kasi madali pong mag-edit dito. Andito po lahat. Okay, so i-click mo ulit yung may parang may box sa ibabaw. And then, may kita mo dyan, receipt. Settings. Settings mo na mga best. So, pag settings, may kita mo dyan, general, billing, subscription, punta ka sa my receipt. Kasi yun yung i-edit natin. So, dito mga best, may kita mo, meron siyang higit na mo dyan, merong header and footer. Okay? So, pag check, pag-click mo yung may header, mga best, ibig sabihin, yun po yung ilalagay nyo sa receipt nyo na makikita siya sa ibabaw ng logo. So, pwede mo siyang lagyan ng welcome to kung anong pangalan ng shop mo. Okay? So, ito, sample mo na welcome to M Wardrobe RTW Shop. Okay, so kasi yun po yung name ng shop ko. So, pwede mo siya ilagay dyan. And then, yung footer naman, pwede mo siyang lagyan ng thank you for shopping with us or thank you for coming, ganon. Depende sa iyo or have a nice day. Depende po sa inyo kung anong lagay mo. Ito mga best, matatagpuan po itong footer. Doon po siya sa pinakadulo or pinakailalim ng receipt nyo siya nakita. So, ganito po ang itsura niyan. Okay? So, ito yung header and ito po yung footer. So, yan mga bestie na makikita mo, napaka-presentable ng receipt natin pag merong header at footer. So, yan mga best, na ituro ko na sa inyo kung paano pagandahin ang inyong receipt, paano maging presentable siya lalo sa mga customer natin. So, sana may natutunan kayo at syempre mga best, kung meron kayong question or suggestion, feel free po mag-message or mag-comment dito sa video tutorial na to. So, pwede nating sagutin yung kaya nating sagutin ng mga question. So, hanggang sa next video tutorial, maraming salamat sa mga nanonood. Bye!